Hello guys! Ako pala Ate Marie Antoinette Miranda. Welcome to my channel! Hi! So, ang vlog natin ngayon ay ang mga paborito kong kaibigan. So, umpisa na natin wala ng patumpak-tumpak. Okay! Una, si Cristiane Canonico. Ayan. Si Cane ay mabitong kaibigan. Alam ko, ito yung kauna-una kong kaibigan sa Bago Bantay. So, si Cane, mabait naman to. And, paano kami nagsimula naging kaibigan? Dahil kay Tito Joji at kay Papa ko, magkaibigan sila. And then, parang kaming mahilig kumanta. Ayan, si Karim, mabait naman yan. And concerned siya sa akin kapag binababa sa akin. At pinapayo niya ako kapag broken hearted ako. Ayan. So, Karim, salamat sa pag-suporta sa aking vlog. And soon, pa-follow kita. Alam ko matagal ka nang wala sa Bago Bantay kasi nandiyan ka na sa Canada and ingat ka sa Canada, sa Ontario. I love you, Kani. See you soon at baka kasama kita. Okay, next. Si Christina Banal. Si Christina Banal, si nickname niya si Tetet. Si Tetet ay mabait naman to. Kaibigan. Pero nung bata kami, pala away ito. Alam ko, away pati kami nito. Mandita itong bata. Nung bata pa kami. Pero to, yun ang pagkaalala ko. Pero, siyempre, sa mag-share na, ayun, okay naman kami. So, si Tete, masipag to sa trabaho. At, siyempre, may business sila ni Paulina, Jelly Chris, Minty. Supporta na lang natin ng Minty nila. Order na lang kayo sa kanila. Check nyo na lang si Christina Banal or si Pauline Banal. Ang Facebook ni Pauline Banal ay PAU Pau. As in Pau talaga. Ayan. Congratulations, Tetet and Pauline. Continue na na ang iyong business nyo para mas makakatulog pa kayo lalo kay Tito Dani and kay Ninang Green. Congratulations. Huwag pababayaan yung business nyo. And ingat kayo parate, lalo ka na Tetet. Huwag masyado mong stress ha. I love you. Okay. Next, si Pauline Banal. Mabait din to. Nung bata kami, alam ko, joker to eh. Nagpapatawa to ng bata kami. Kasi ang pag-aalala ko, nung salamin nila, gumagano si... Alos, ginagaya namin yung reaction niya. Puta yung naalala ko. Alam ko, parang gano. Ang pag-aala ko kasi, kakatapos na namin kumain noong that time sa bahay nila. Kasi si Papa sa kasi ni Nainin ay makibigay yan. Makibigay sila at lagi sila nagtotong et. Dati yun. So, si Pauline ba na mabay kong kaibigan? Kasi yung mga problema ko, lalo na sa love life ko, ay na nasasaktan ako. And, yung something, nung bago kami mag-graduate ng high school, meron kami something na di kami nagkakaintindihan. Sabi na lang yun. At nung apply namin mag-graduate ng high school, sa wakas at nagkaayos na kami. I love you, Pauline. Sana tumagal ang business yun ni Tetet at sana magpapayaan ang sarili ninyong dalawa ni Tetet. Good luck and sana tumagal ang Jelly Chris Minty nyo. I love you, Pauline. Okay, next. Si Alex Balag, Alexis Balag. Si Alex Balag, ito yung pinakabata namin magkakaibigan. So, ito si Alex, mabait naman to. And then, matalinong bata, nakapagtutulong ko na yun, nakakaprom siya, nakapagtrabaho siya. Nakakatulong siya kay Tito Pedro, kay Tito Rosie, at sa mga ate niya, kuya niya. Yun, nakakaprom si Alex. Lahat ang pagsubok na kakayanan niya. May pinagdaanan niya eh. So, nung bata kami, or bata pa lang siya, ang galing niyang, manguha ng kot sa ulo ko dati. Dati napapukuto ako sa kanya sa kalisa. Yeah. So, Alex, sana tumagal ka sa work mo. I love you. At Tinetes loves you.
Tuloy mo na yung trabaho mo at huwag kang tutubo sa mga pagtubo. Ituloy mo lang yan para maabot ang mga level up mo. I'm so proud of you, kinakapatid. I love you. Okay, next, si Dwight Kawilan. Ayan ah. Ayan ah, si Dwight Kassel. Nagtadampo siya nung tipo siya sinama sa mga pet kong bakla na bagobantay. Sorry naman, tao lang kung nakalimutan ko kayo ni Makma sa kanitikyo. Sorry naman kasi marami, silang naman kayo marami kung kaibigan ng bakla eh. Sorry ha, sorry naman. Marami lang kasi kung kakala ng bakla. O ayan, sinama ko na kayo sa mga paborito kong kaibigan ha. Ayan, si Dwight. Supportahan na lang natin yung kanyang vlog. Nagbalik vlogger na siya. Yes. Panorin yung kanyang vlog, Dwight Kawilan. White. Kasi, maganda kanyang vlog sa Boracay. Sayang di ako pamamag. Kasi hindi pwede. Kasi pandemya pa eh. Ayun. Ayun, ang sabi ko kay Dwight. Good luck sa career mo. Sa pagiging vlogger mo, tuloy-tuloy mo lang. Huwag ka na kasing huminto sa papa-vlogger mo. Ganyan talaga ang buhay. Pinagsabay ang trabaho at vlogger. Parang ako. Kaya tinitiis ko yung inaantok ako, pagod-pagod ko. Ganyan talaga, Dwight, ang buhay. Ganyan, kayang-kaya mo yan. Tuloy mo na yung pagiging vlogger. Ayan, Dwight, huwag kang susuko. Kayang-kaya mo yan. Sabay-sabay tayo. Magkatagumpay sa pa vlogger. I'm so proud of you, Dwight. I love you. Okay, next. Si Mark Anthony Arambolo. Si Mark Anthony Arambolo, si Makmak. Mapait naman itong kaibigan. Tahimik at dito pala away. Never ko yata itong nakaaway ito eh. Pagkaalam ko. So, sa kanan lang yung makipagdaldal kapag lahat kami nagsasalita. Kapag hindi siya yung kinakausap, tatayimig lang niya, makikinig lang niyan. Ito si Makmak, eh, matalino to eh. Masipag to at matulungan sa magulang at tinutulungan niya mama niya at papa niya. Yan. Mabait ko si Makmak. At ang proud of you, Makmak. Ipagpatuloy mo niya kasi pagan mo magtrabaho. Yun lang. I love you, Makmak. Okay, next. Si Maria Ellen Garcia. Si An-An, ito si Tol. Si Tol, mabait naman tong kaibigan. Masayahin, palabiro. Ayun, si An-An. Simula nung umuwi na siya sa Ilocos Sur, Candon. Ay, nanungkot na kami. Sabay-sabay sila nag-aalis nila Dwight, nila Mia. Sa Bago Bantay. Pero si Dwight, Bago Bantay pa rin. Sa Santo Cristo, sa Barangay Santo Cristo. Tapos si Pauline, nakalimutan ko saan nakatira eh. Si sila Tete sa Caloocan, sa North. Ayun. Ito si Anne ang mabait kong kaibigan. At napulit tuloy at concerned siya kung ano man ang hindi magandang nangyari sa akin. I miss you, Anne. Sana makahuli rito sa bago bantay kapag may time ka. Kapag wala nang pandemya. I meet you. Okay, next. Si Christian Tagarino. Si Tikyo. Ito magandang baklang. Ito bigla itong tumaba. What happened to you, Tikyo? Pero maganda ka pa rin. Si Tikyo, mapita mo itong kaibigan. Kaso pares kami ng crush eh. Crush niya to si Lowell Balagta. Charo sa iyo, Lowell. Kumusta ka nito sa Canada? So, si Tikyo, manandiyong batang to. Nung bata parang kami napakanandiyan niya. Lagi kami diba dati, lagi ko siya nakakasama. Tapos may kasama niya si tatay, si Iso, saka si papa ko sa Tom It. So, lagi kami sa bahay nila, sa kama nila. Kilig-kilig-kilig siya pag pinag-uusapan namin si Lowen. Kumakanta-kanta kami. Ang boses niya, maingay. Kinikiligil siya kay Lowen. So, sabi ko, pinaubayan ko sa kanya dati. Di ba, uso-uso paubayan. Bata pa lang naman kami. Hanggang sa makarating na kami na maging teenager na. Ang ganda niya. Nung payat siya, ang ganda niya. Ang kaso tumaba na parang yung quiz niya tumaba. Pero okay lang. At hindi siya napababayaan ng pinsan ko. Ayan. I miss you, Tikyo. Ayan, supportive din yan sa vlog ko. I love you, Tikyo. Okay, next, si Charmin Valdez Taos.
Yan. Si Charmaine, si Valdez Daud. Nagkika-classmate ko pang ng grade 1, grade 2. Si Charmaine, maano to eh. Nung bata kami, lagi sa loob ko kausapin eh. Tapos sabi niya, pang tama ng sulat mo, nagpapatulat ko sa'yo, gumagay yung ganyan. Nung bata pa lang kami. And then, kapag may umaawa sa mga classmate ko, nagsusumbong ako sa kanya. Ganyan siya, mabait naman siya kaibigan ng bata pa kami. Ano to, parang alam po, tiga to eh. No, Charmaine, tiga ka, di ba? Joke lang. Ayun. Masiga talaga si Charmaine. Mata kami. Hanggang sa ano, dati nakitulog muna siya bago siya nag-OFW. Kasi that time wala sa trabaho. Nakaka-prank siya kasi naisip niyang mag-OFW. Nasingga po yung ganyan. Gumanda kanyang buhay. Kasi alam mo, nakakarelate ako sa mga post niya. Na medyo mga ano, hugot, nahirapan siya pero lumalapan siya. Kasi yung kanyang pagod, dinadaanan lang niya sa TikTok niya para mapasaya niya mga kamag-anak sa nanonood ng TikTok niya sa Facebook niya. Ayun, pinapanood niya. So ayun si Charmaine, ka-classmate ko ng grade 1, grade 2. Takot kami dati sa advisor namin ng grade 2 kay Ma'am Ignacio. Sabi ko nga kay Charmaine, sabi tayo pumasok. Baka ano na naman tayo ni Ma'am Ignacio kay Ma'am Diluya. Dati yung Ignacio siya, ngayon Diluya. Ruby Ignacio Diluya. Hello Ma'am Diluya. Takot kami, pagkalit kami, gagawin kami sa bank. Ginagawin kami ni Ma'am Ignacio. So para sa akin si Charmaine, mapait siyang kaibigan. Lagi ko nga ito pinapapasok sa akin sa bahay. Kasi siya lagi kasama kapag papasok kami sa school. Lagi ko siya kasama nung grade 1, grade 2. Yun. And Mrs. Charmaine, ingat niya sa Singapore. See you soon. Sana makadalo ka dito sa Metro Balila kapag nakalubos-lubos ka na. Okay, next. Si Mia Corneta. Ayan. Si Mia Corneta. Mabait naman to. Lagi kami pinapupunta sa Barlila. Dati sa number 44. Fort and Sagon, kapibarli na sila Ati Dang Benjamin, sila Tikyo, ayan. Doon kami dati sa bahay nila, naliligo. Minsan doon kami napapractice ang tayaw, kumatambay. Ito si Mia, mabait naman to. May pag-aiyakin niya lang. Paras niya kami ng mata, oh. Anak, anong mata namin dalawa. Pero maganda siya, pak. Pak, ganun. Ayun, mabait si Mia. Ami si Mia, sumula nung lumipat na siya ng bahay, wala na, hindi na namin siya nakikalaro. Hanggang sa mag-graduate sa kami ng elementary high school. Ingat ka, Mia, kung pabayaan sarili mo. Shout out sa'yo. Okay, next. Si Rosemary Bobar, ayan, ang best friend ko, yan. Kahit ko siya tik, yan, mahal na mahal ko yan. May something kami, hindi kami nakaitintihan yan. Pangalawang beses na pera kasi hindi mo maiwasan ng best friend mo. Dapat mahalin mo. Kapag may problema kayo, pag-usapan niyo. Ayun si Rosemary, si Besh, ay lagi ko yung kasama yan. Magsimba tuwing every Sunday, pag simbang gabi, sa SF, pag namamasal kami, ayun, nakakasama ko siya. Ayan, I miss you Rosemary. Ingatan mo sarili mo and good luck sa trabaho mo sa City Hall. Temporary lang muna siya sa bahay nila, sa work from home, kasi medyo tumasang cases daw ng COVID. Nag-work from home siya, nababatay ng tubig habang nagkatrabaho. Ayan. And Mr. Rosemary, to you too. Kita tayo. Okay, next. Si Ronabel Doliente. Ayan, si Bess. Ronabel Doliente, Miranda, asawa ng pinsan ko kay Kuya Kevin, si Best Rona. Alam ko makilala kami nito nung high school yata ako. Yeah, oo. Alam ko, nagkikibigan ko siya pa sila ni Kuya Kevin eh. So, nung nalaman ko, naging sila ni Kuya Kevin, masaya ako. Ayun, doon na nagsimula ang friendship namin. High school ako, hanggang sa mag-college siya, hanggang sa mag-graduate kami ng high school, ay, nagkikibigan ko siya. Mabay siya kaibigan, at never ko siya nakakaaway. Ayan. At maka-Diyos to, at
at nakipagtong magtrabaho at ang hinik niyang sa mga bata. Sa mga pamangkin niya at mga pinisan niya, lolo niya, lola niya, tita niya, tito niya, binibigyan niya. Ayan. Yan ang best friend ko mabait. Ayan. Yan, best, ano na. Diyan ka lang naman sa lab, diyan ka lang naman sa mga compound natin eh. Kung naririnig mo tong ano ko, content ko sa bahay. Ayan. Love you, best. Okay, next, si Auntie Rina Palaban. Ayan. Si Auntie Rina, nakilala ko sa Don Manong Fertil dahil kay Jello Tango. Kasi dati, si Jello Tango naman talaga kakilala ko noon. Tapos, naging kakilala ko na si Auntie Rina. Si Auntie Rina, dati binubuli ako nung hindi niya pa nalaman ng pinitang ko si Jade Garrido. Nung nalaman niya, hindi na ako inaasar. Naging seryoso na sa akin. Ayun. Ang nasa mag-graduate kami, ayan, naging close kami. Tapos, hindi ko na-expect ni S.K. Sherman niya. Sanayan ko na rin naging crush ko. So, naging seryoso rin sa akin. Yung mabait na kaibigan niya. And, concerned siya sa lahat. Kung ano ang problema ko, itinatama niya. Yung mali ko, tinatama niya rin. I miss you, Auntie Rina. Oh, eto pa. May jelly rin. Kristo sa Milti, supportahan nyo na lang mga taga na yung kanuran. Mga taga paltok dyan, parang dibungat. Ayan. I miss you, Auntie Rina. Okay. Last, si Misa Minor. Si Misa Minor ay naging kaibigan ko rin to dati. Sign, basta matagal na mabait kong kaibigan. And then, lagi ako naman tambay sa kanila. Tapos, hindi siya yung plastic na tao, mapangtrangka to. Kapag sinabi ko pupunta ako, abangan niya ako sa labas. And then, may sometime na nagkaroon kami ng ipagkaitindihan. And sa awan ng Diyos at nagkaayos kami. Ayan si Misha, mabait na kaibigan niyan. So, ayan ah, Misha ra. Sorry kung ikaw pinakahuli ko. Ayan guys. So, ayan, I love you, Mister. Ingat ka parati, ha, ingatan mo yung anak mo. Easy, ha. Okay, o meron ka na barbecuehan, baka bumili kayo sa kalila. Ayan, so ito guys, ito ang pagtatapos ng aking vlog na ang mga paborito kong kaibigan. Guys, ang totoo nyo, inulit ko lang tong vlog na to kasi hindi na kayang mahabang message. Umabot ako ng 31.9 ng video. Hindi kinaya ng inch shot ang video ko. So, nainis ako. So, anyway, don't forget to subscribe to my channel, like, and share. So, maraming salamat sa panonood ng vlog ko. And, ingat kayo parate. Huwag lalabas kung hindi naman importante pupuntahan. Kung may pupuntahan sa mga magtatrabaho, huwag kalimutan magdala ng face mask, face shield, alcohol, or 79 para iwas COVID. So, ayan guys, hanggang dito lang aking vlog. Bye! See you next vlog!